Bebe Labs, ito pala yung pamingwit set natin or fishing rod set. Yung palubog na yan is kay partner talaga yan, not included siya dun sa ating set mga bebe ko. Pwede mo rin yung gawin or baka makabili kayo sa ibang shop niyang palubog. Bali, ito po palang gagawin nating step by step is yan po yung madalas na ginagawa ni partner tuwing namimingwit siya sa ilog. Hindi sa dagat ha, kasi malayo kami sa dagat. And yung sa likod namin, ilog na, kaya dun madalas nakakakuha ng mga isda or pag trip niya lang manghuli. Bali, ganyan siya mga bebe ko. Niluluwagan yung dyan sa may boat side kasi para makabit natin yung parang pang-ikot na yan. And after natin or after niyan ikabit mga bebe, next, ayan mga bebe ko, hindi niya kasi mahugot ng kanyang kamay yung ating nylon fishing. Ayan. Bali, kukuha muna tayo niyan yung parang sinulid na yan. And ayan, papahabain muna natin yung fishing rod kasi ikakabit yan mga bebe ko. And kailangan pagkabit yan, pantay po ha. Lahat pababa. Yan pong parang mga bilog na yan. Diba? 1, 2, tapos meron pa dun sa kabila. Dun po ikakabit yung ating nylon fishing. Ayan mga beb, nag-i-start ng ikabit ni partner yung ating nylon fishing sa mga butas or sa mga hole na yan. Ayan, papahabain niya muna. And ayan mga bebs, after makabit and itali, ayan, adjasan yan mga bebe ko ha. Yung pinihit niya is adjasan kung gusto nyo pang pahabain at yung sa may kabilang adjasan, no? Kapag kabilang, pinihit nyo is para mag-lock. Adjustan. Ito, adjustan. Sige. Parang yung may... Ito, okay. Wait, pakita ko. Ayan, adjust mo nga. Sample ka nga. Pag in-adjust mo... Ito, may luluwag siya. Luluwag. Okay. Tapos... In-adjust mo. Ayan, sige. Ayan, okay. Ah, okay. Galaban okay, na. Okay. Diretso, ano na, ganyan, no? Ah, okay. Para saan ba itong rolyo? Yung rumorol? Ayan, ito. Para pag gano'n mo, hindi ka na... Abilis na yung gano'n yung isda. Eh, ah, okay, okay, okay. Ganun mo nga ulit? Ikot ito? Yun, Tumataas? Ah, okay. Pag ilalarga mo, kahit ganito mo na lang ka. Pag iano mo? Pag ilalarga. Ah, okay. Pag ilalarga, may paghahaba mo yung Next is yung floater. Ayan, ikakabit na rin ni partner yung floater. Ganyan naman siya pag kinakabit na ni partner mga bebs. Pasensya na, hindi rin kasi ako marunong umano niyan gumawa. Kaya si partner lang din talaga, pinapa-explain ko kasi siya yung namimingwit. Ayan mga bebs. Next natin is naman mga bebs, yan yung palubog. Inaayos na din niya, tinatali na din. Tapos nagtanong ako kay partner kung pwede rin ba walang floater. Sabi niya pwede rin naman daw sa dagat. Ayan na nga bebs, after na nun iset up, bali kukuha naman na siya ng pang sima. Bali, yung ginagamit na niyang sima is dalawa. Nagtanong din ako kung bakit dalawa. Para more chances of winning. Chariz. Ayun po mga bebs, dalawa talaga siya naglalagay. Para kung sakaling hindi kumagat sa isa naman kakagat. And syempre, kung mga malalaking isda, kailangan malaki ding sima para hindi rin masisira agad. And by the way mga bebs, sana wala naman mambabash. Ganito lang yung process na ni partner kung paano mag-set up ng kanyang pamingwit. Pero kung iba naman yung pang-set up natin, pwede nyo namang i-suggest. Pero sana, wala sanang mambabash sa comment section ha mga bebe ko. Open for suggestion kami, pero hindi kami open sa panglalait. Ayan na mga bebe loves. Okay, continue na tayo. Ayan po, nilalagyan na ni partner ng gomak. Nagtanong na rin ako kung bakit nilalagyan ng goma. Ang sabi niya, is adjacent daw yan para daw sa lalim ng ilog. Since sa ilog, namimingwit si partner. Ganyan po itsura niya once na nakaset up na. Pasensya na magulo yung likod namin kasi mga panindayan mga bebe. And lastly, yung kanya pamain at tatawag dyan mga bebs. Yan yung parang uod. Iba yung iba, kumuhuli talaga sila yung kumukuha ng uod. Yan naman, kasama na yan sa set. Yan o, parang jelly type siya. Ikakabit lang natin para dyan kakagat yung isda na huhulihin natin. And ganyan naman yung itsura ng floater kapag nilagay na natin sa tubig. Ayan siya mga bebe. No. O diba, once na lumulubog, means meron ang kumakagat. Yun lang! Bye!